Kamusta mga bata? Kinagagalak kong makita kayong muli. Tara, halina't matuto kasama si Teacher Arlene. Araling panlipunan isa, unang linggo, unang araw. Unit isa, ako ay natatangi. Ang ating aralin ay pagkilala sa sarili. Layunin ng araling ito na masabi ninyo ang mga batayang impormasyon tungkol sa inyong sarili, ang inyong pangalan. Alam nyo ba ang inyong pangalan? Pakinggan natin ang usapan ng dalawang batang ito. Ano ang pangalan mo? Ako si Joy Santos. Ano ang pangalan mo? Ako si Al Cruz. Tandaan natin, ang bawat bata ay may pangalan. Ano ba ang pangalan mo? Bago ka dito, anong pangalan mo? Ako ay si... Sabihin nga ng mga lalaki ang kanilang pangalan. Ngayon, isa-isa ninyong sasabihin ang inyong pangalan. Handa na ba kayo? Ang batang ito ay si Jose. Alam nyo ba kung bakit Jose ang kanyang pangalan? Tingnan natin ang semantic web na ito. Jose ang ipinangalan sa akin ng aking nanay at tatay dahil pareho ang kapanganakan namin ni Dr. Jose Rizal, isang magiting at may pagmamalaking Pilipino. 6 na taong gulang na ako. Sagutin nga ang mga tanong. Ano ang pangalan na nakasulat sa bituin? Bakit ito ang ipinangalan sa kanya? Kanino kinuha ang kanyang pangalan? Ilang taon na si Jose? Sa kanyang edad, ano ang dapat niyang ginagawa? Tulad ng ginawa ni Jose, sasagutan niyo rin ang semantic web na ito. Sa loob ng bituin, isulat ang inyong pangalan. Sa loob naman ng biluhaba, isulat ang mga dahilan kung bakit ito ang ipinangalan sa iyo ng inyong mga magulang. Sa ating paglalahat, bakit kaya mahalaga na alam natin ang pinagmulan ng ating mga pangalan? Ano ang dapat isakilos ng isang batang tulad ninyo? Para sa panghuling pagtataya, sabihin sa klase kung kanino o saan kinuha ang iyong pangalan. Araling panlipunan isa, unang linggo, ikalawang araw. Layunin ang aralin na ito na masabi ninyo ang inyong batayang impormasyon tungkol sa inyong sarili, ang inyong kaarawan, kung kailan ka ba ipinanganak. Pakinggan ang awiting ito. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligaya, maligayang bati. Kailan natin inaawit ang awiting ito? Ano ang iyong pangalan? Ilang taon ka na? Kaya nyo bang sagutin ang dalawang tanong na ito? Pagmasdan ang mga larawan. Ito ang itsura nyo nung kayo ay maliit pa. Masasabi nyo ba kung ilang taon ang mga batang ito? Sagutin natin. Ako ay ipinanganak noong... Kailan ang inyong birthday? Narito ang mga buwan sa isang taon. Alam nyo ba kung alin dito ang inyong kaarawan? Awitin natin. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. Tayo ngayon ay nasa unang linggo, ikatatlong araw. Layunin ang araling ito na masabi ninyo ang batayang impormasyon tungkol sa inyong sarili, ang inyong edad. Ilang taon ka na? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Kaarawan niya ngayon o nagdiriwang siya ng kanyang birthday. Tahan nga natin siya. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Pagmasdan natin ang larawan. Si Jose ay tulad din ninyo. Isinilang siya.
Tulad ninyo, nagdaan din siya sa kanyang pagiging baby o sanggol. Makikita ninyo sa larawan ang mga bagay na kaya niyang gawin nung siya ay nag-isang taong gulang hanggang ikapitong taong gulang. Tukuyin kung ano ang edad ng mga batang nasa larawan. Sino kaya diyan ang bagong silang pa lang? Naman kaya diyan ang isang taong gulang? Sino naman kaya diyan ang tatlong taong gulang? Ang apat na taong gulang? Limang taong gulang? At pitong taong gulang tulad ninyo? Sabihin nga natin, ako ay patlang taong gulang. Ulitin natin, ako ay, sabihin ang inyong edad, taong gulang. Para sa inyong gawain, humanap ng kapareha. At alamin kung ilang taong gulang ang iyong kapareha. Sabihin nga ang edad o kung ilang taong gulang na ang mga bata sa bawat larawan. Tayo ngayon ay nasa unang linggo, ika-apat na araw. Ayunin ang araling na ito na masabi ninyo ang batayang impormasyon tungkol sa inyong sarili, ang inyong tahanan o kung saan ka nakatira. Ito ang tahanan ng Pamilya Reyes. Ito naman ang tahanan ng Pamilya Ramos. Kinggan natin ang isang kwento. Oras na nanguwian ni Nalito mula sa paaralan. Siya ay nasa unang baitang tulad ninyo. Hinihintay niya ang kanyang nanay para siya ay sunduin. Ngunit, lumipas ang mga minuto, ngunit hindi pa rin dumarating ang kanyang nanay. Ano na kaya ang mararamdaman ni Lito? San ka nakatira, Lito? Tanong ng gwardiya sa kanya. Mabilis na sumagot si Lito. Nakatira po ako sa 245, Barangay Bato, Tondo, Manila. Agad na iniapit ng gwardiya si Lito sa kanilang tirahan. Kung hindi alam ni Lito ang kanilang address, mayapit pa siya ng gwardiya ng kanilang paaralan. Tingnan nga natin kung kasing husay niyo si Lito. Sabihin niya, ako ay nakatira sa... Sabihin kung saan kayo nakatira. Ulitin natin, ako ay nakatira sa... Para sa inyong pangkatang gawain, bumuo ng limang pangkat. Bawat kasapi sa grupo ay ipakikilala ang kanilang sarili at sasabihin rin ang kanilang tirahan. Araling panlipunan isa, unang linggo, ikalimang araw. Layunin ang araling ito na sabi ninyo ang batayang impormasyon tungkol sa inyong sarili, ang inyong pangalan, ang inyong edad o kung ilang taon ka na, ang iyong kaarawan o ang iyong birthday, ang inyong tirahan, at ang inyong paaralan. Ako ay nag-aaral sa... Sabihin ang pangalan ng ating paaralan. Pin, ako ay nag-aaral sa... Masdan ng mga bata sa larawan. Kasama nila ang kanilang guro. Sa paaralan ay natututo kayong magbasa, magsulat, magbilang, at matuto ng magagandang asal. Balikan nga natin ang ating mga natutunan. Ako si... Sabihin ang inyong pangalan. Ulitin natin. Ako si... Ako ay pinanganak noong... Sabihin ang inyong kaarawan. Ulitin natin. Ako ay ipinanganak noong... Ako ay... Sabihin kung ilang taon ka na. Ako ay... Taong gulang. Ako ay nakatira sa... Sabihin ang address ng inyong tirahan. Ulitin natin. Ako ay nakatira sa... Ako ay nag-aaral sa... Sabihin natin ang pangalan ng ating paaralan. Ako ay nag-aaral sa Santissima Cruz Elementary School. Ulitin natin. Ako ay nag-aaral sa Santissima Cruz Elementary School. Buuin natin.
Ako ay si... Ako ay... taong gulang. Nakatira ako sa... Ako ay pumapasok sa... Para sa inyong gawain, humanap ng kapareha at magbahagian ng kwento tungkol sa paaralan. Lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng mga gawain sa paaralan at X kung hindi. Nagbabasa. Naglalaro ng basketball. Naliligo. Kumakain o nagre-recess. Nagbabasa sa ating mini library. Pagmasda ng larawan. Ang tawag natin dito ay graphic organizers. Ito ay nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay ng mga bagay-bagay. Pagmasda natin, gumamit tayo dito ng graphic organizer kung saan ipinakikita ang mga impormasyon tungkol sa inyong sarili. Ang inyong pangalan, edad, kaarawan, paaralan at tirahan. Sa ating paglalahat, ano-ano ang mga maaari natin ilagay sa graphic organizer. Para sa inyong pangkatang gawain, isulat ang tirahan at paaralan gamit ang simpleng graphic organizer. Panguling pagtataya, punuin ang graphic organizer. Mga impormasyon tungkol sa inyong sarili, ang inyong tirahan at ang paaralan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.